Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Idiniklara ng functionally extinct o wala nang makita mga dugong sa China. Kumusta naman kaya mga dugong natin sa ating bansa? Sa kabila ng kanilang laki na maaaring umabot ang hanggang 3 meters, isa pa rin sila sa mga tinuturing na pinakamaamong nilalang sa ating karagatan, ang mga sikaw o dugong. Pero mga kapitbahay natin sa China, hindi raw nasisilayan ang ganda ng naturang marine mammal sa kanilang katubigan. Sa research kasing nilabas ng Zoological Society of London at Chinese Academy of Sciences, idiniklara ng functionally extinct mga dugong doon. Di na nila na-perform yung ecological function nila in the environment. Isa sa mga major threats sa population ng dugong, nahuhuli sila by catch. Number 2, yung degradation ng habitat. Sa China, tila alamat nila ngayon ang mga dugong, katulad ng mga naihahambing dito ang mga sirena. Kuya Kim, bakit napapagkamalang sirena ang mga dugong? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Ang mga dugong nakamag-anak ng mga manatee, madalas na pagkakama ng sirena ng mga mangingisda. Meron kasi sila mga mammary glands tulad ng lahat ng mga mammals. Nagpapasuso sila ng kanilang anak, parang babae na nag-aaruga ng kanyang sanggol, ang itsura niya. Yung hugis ng buntot niya, sinasabing parang sirena. Ang mga dugong ay kumakain ng seagrass. Ngunit paminsan-minsan kumakain sila ng mga invertebrates, kaya tinuturing sila mga closet omnivores. Mahaba ang mga buhay ng mga dugong. Ang pinakamatandang dugong sa wild ay 70 years old nang mamatay. Pero mabagal sila mag-breed. Nagbe-breed sila kada 2.5 hanggang 7 years bago sila manganak. Samantala, critically endangered na mga dugong dito sa Pilipinas. Pero mga dugong sightings sa Sarangani Bay mula August 31 hanggang September 2, kung saan may na-monitor na 6 na dugong, pahiwatig na hindi pa huli ang lahat. During monitoring periods natin, nakikita natin silang very, very relaxed. Calm lang sila na nag-feed. Recently, may nakikita tayong mga baby na dugong nag-feed dun sa mother dugong. Si dugong naman kasi ginawa na siyang protected marine mammal. Pinaigting natin yung protection ng habitats nila, especially the seagrass beds. Pero alam niyo ba na may isa pang kamag-anak ang mga dugong na nauus agad ang lahi? Ang Steller Seacow ay isang malaking aquatic animal na kahawig ng dugong. Una itong nadiskubre ng German naturalist na si Georg Steller noong 1741. Dahil sa laman, balat at taba nito, naging paborito itong hulihin ng mga tao. Rason kung bakit ito naging extinct mahigit 2 dekada lamang mula nang ito'y madiskubre. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.